Nagdadalawang isip ka na ba sa iyong pananampalataya? Nalilito ka na rin ba sa pananampalatayang Katoliko? Huwag kang mag-alala, sapagkat nandito na ang ating programang Punto for Punto. Ang programang ito ay sadyang inihanda namin para sa inyo upang masagot ang mga batikos sa pananampalatayang Katoliko. Punto for Punto. Magandang araw mga kapuntos. Welcome na naman sa ating Punto for Punto. At may kasabihan po tayo, ignorance of the Bible is ignorance of Christ. At kasama natin muli si Kapuntos, Brother Francis Pilinio. Ayun po sa ating pagsasaliksik sa ating Facebook page. Ang katanungan ay galing sa ating kapuntos na tagapagsubaybay na si Brent Cyrus Enero Enriquez. Father, ask ko lang po, sabi po daw sa iba, wala daw pesta at prosesyon sa Biblia. God bless you po, Father, at sana mapansin mo ito. Father Darwin, mag-umpisa po muna tayo sa prosesyon. Pakisagot po ang kanyang katanungan. So ito po ang paglilinaw, mahal na kapatid. Sa maganda mong katanungan, meron ba tayong basihan sa prosesyon sa Biblia? Meron po. Atin mo nang mabasahin ang Josue chapter 6 verses 2 hanggang 9. Sabi ni Yahweh kay Josue, pakinggan mo ito. Ibinigay ko na sa iyong mga kamay ang Jericho upang sakupin ito at gapiin ang kanyang hari at magigiting nakawal. Kaya't tinawag ni Josue ang mga pare ng Israel at sinabi sa kanila, dalhin ninyo ang kaban ng tipan ni Yahweh. Mauuna ang 7 paring may dalang mga trumpeta. Pauunahin mo sa kaban ng tipan ang 7 paring may dalang mga trumpeta na yaris sa sungay. Sa 7 araw, 7 beses kayong liligid sa lungsod at hihipan ng mga pari ang dala nilang trompeta. At sinabi naman niya sa mga taong bayan, lumakad na kayo, lumigid kayo sa lungsod at paunahin ninyo sa kaban ng tipan ni Yahweh ang mga sandatahang lalaki tulad ng sinabi ni Josue. Lumakad nga sa unahan ng kaban ng tipan ang 7 paring may dalang trompeta. At habang lumalakad ay hinihipan nila ang mga ito tulad ng sinabi ni Josue. Lumakad nga sa unahan ng kaban ng tipan ang 7 paring may dalang trompeta. At habang lumalakad ay hinihipan nila ang mga ito na uuna sa mga pare ang unang hanay ng mga kawal. Kasunod naman ng kaban ng tipan ang mga kawal na nasa panghuling hanay. Samantala, walang tigil ang tunog ng mga trumpeta. So kita mo kapatid na nininigid nila sa buong lungsod ang tipan, kaban ng tipan ni Yahweh. No? Mauna mga pari, 7 beses. Sa 7 araw. Just imagine, 7 days nagprosesyon sila. Ang simbahang Katoliko hindi umabot ng isang araw. No, sila ay umabot ng 7 araw nagprosesyon sa kaban ng tipan ni Yahweh. At nanalo sila laban sa kanilang mga kaaway, hindi sa pamagitan ng sandata, kundi sa pamagitan ng prosesyon sa kaban ng tipan ni Yahweh. At hindi nyo ba alam, ang kaban ng tipan ni Yahweh, merong mga rebulto na larawan sa mga anghel na tinatawag na kirubin. So sa tanong, meron ba tayong basihan? Meron na meron po.
Yan po ang ating punto por punto na sagot sa katanungan galing sa ating mahal na kapatid. Fight Team Maria, the Tax Safety with a humble heart.